Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan lang natin itong nangyari dyan sa Senado. Ginanap po kasi dyan itong budget hearing ng MPRCB, ito pong Movie Television Review and Classification Board. At alam nyo ba mga kababayan, ilan sa ating mga senators ay talagang bumilib dito sa MPRCB. Nagulat sila dahil ang laki na ng pinagbago. At sabi nga ni Senator Grace po, yung budget nila from 30 million, ngayon, ang budget na ngayon ng MPRCB ay 600 million. So, ibig sabihin, etong sa ngayon ng gobyerno na MPRCB ay talagang nagde-develop at lumalaki yung kanilang mandato. Kaya naman bilib na bilib, etong ilan sa ating mga senators. Ito si Grace po, Senator Francis Tolentino, Senator Robin Padilla, Senator Mig Zubiri, si Senator Jinggo Estrada, at maging si Senator Cayetano. Ito nga si Senator Cayetano ay gusto pang dagdagan itong budget ng MPRCB para magkaroon pa ng research funds. Kasi nakita niya na kinakailangan pa ng MPRCB itong research funds para mas lalong mapalawak itong kanilang mandato. So, doon sa mga sa mga nagsasabi na ito raw MPRCB, dapat na raw i-abolish kasi ganyan. Ito 'yung sinasabi lamang ng mga alam niyo na mga nasasagasaan ng MPRCB. Kasi naman na unang-una, hindi naman kayo masasagasaan kung wala kayong ginagawang katulong-gisan. 'Di ba? Unang-una kung walang report, hindi naman kikilos itong MPRCB. Alangan na mga walang report na meron kayong ginawang kamalian, gagawin ng MPRCB, pag-iinitan kayo, hindi gano'n ang MPRCB. Mga professional po ang mga nandyan, at talaga naman po nga inilagay yan, lalong-lalo na si Chairperson Lala Soto, inilagay yan ang ating presidente, dahil alam mismo ni Presidente Bongbong Marcos na merong kakayanan itong si Madam Chair Lala Soto na pangunahan itong MPRCB. Kaya ngayon, ayan, pagmasdan ninyo dyan sa Senado mismo, walang kahirap-hirap na naipasa yung pondo para sa 2024 ng MPRCB. Bakit? Kasi nakikita naman nila itong ginagawa mismo ng mga nandyan sa MPRCB. At dun sa mga hanggang ngayon hindi pa makamubon dahil dun sa pagkakasuspende, dun sa paborito yung programa, dapat magising na kayo sa katotohanan na ginagawa lang ng MPRCB itong kanilang mandato. Itong kanilang mandato na iniatang sa kanila ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya dun sa mga nagsasabi na kailangan daw i-abolish na itong MPRCB at kailangan na raw mag-resign itong si Chairperson Lala Soto, ito lang masasabi ko sa inyo. Nga. Hanggang nga na lang kayo kasi itong ang ating mga senators ay sobrang bumilib dito sa MPRCB sa pamumuno ni MPRCB Chairperson Lala Soto. So ito mga kababayan, panoorin natin na itong mga sinabi ng mga senators kasi baka sabihin ng iba dyan, nag-iimbento lang ako. So gusto ko ipakita sa inyo yung mga sinabi mismo ng ating mga senators tungkol dito sa MPRCB. So ito, panoorin po natin. Thank you, Mr. President. I would just like to manifest my support to an agency that I believe is still relevant at this point to remind our countrymen, especially the parents, to provide guidance for the children in terms of their viewing habits. I would also like to say that the MTRCB, from the time I was there, has grown by leaps and bounds. I was surprised to know that they have about 600 million already in their sinking fund. That is correct, which I'm afraid they're not able to utilize. To be exact, Mr. President, they have, as of July 2023, they have 616,164,818 pesos. That's amazing. So the MTRCB is not really a burden to the government. In fact, when I started, our budget, I believe, was less than 30 million. Mm-hmm. That's how we started. And so maybe so you think, Senate, Ms. Soto is better than you, and you were chairman. Well, I'm sure she's better in a lot of ways. So okay. I would like to thank her also for her leadership. But I would also like to remind the MTRCB to be firm with the closed caption law.
I noticed that a lot of networks haven't fully complied yet. And we're one of the few countries, well, maybe not one of the few, but we're one of the countries that have not, that does not give the option for a closed caption, not just for the hearing impaired, even for the elderly to understand. And I know that you've exempted the news, but I think the news is more, it's actually more important for news outlets or the broadcast news to have closed caption. So anyway, so that's it. I would just like to congratulate in advance and to manifest again my support. President, that's why I'm trying to, I sought the floor because I'm trying, I just recalled my association with that measure filed by Senator Padilla, and I now recall my brief participation as well as my relevance then in having been part of the movie industry in a short period of time, not just for the Metro Manila Film Festival, but for the cell phone film festival, for the indie films festival, and for the international indie films festival, which I initiated half a decade ago, or a decade ago, Mr. President. So I support this initiative as well as the upgrade and the immediate passage of the budget proposal for the MTRCB, Mr. President. Thank you, Senator Tolentino, for your support dito sa budget ng MTRCB. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, ang aming lakang at sa atin pong Pinunong Mayorya. Gusto ko lamang pong magpasalamat kay Senator Alan Cayetano at kay Senator Joel Villanueva sapagkat nabigyan po kaagad ng kumbaga jet fuel itong aking committee report sapagkat sa inyo pong mga iminungkahi ang lahat po ng pagod na ginawa ng chairwoman ng MTRCB magmula po nang siya ay naupo, siya po ay palagi ang unang bisita sa opisina at hindi po siya nagsasawa na i-follow up itong panukala na ito na inilatag po ng tatlong ilang beto? Lima na mga masugid na mga senador, Senator Win Gatchalian, Senator Tolentino, Senator ang inyo pong lingkod, Senator Lapid, at Senator Estrada. At ito pong mga senador na ito ay tunay po na naglalakad at talaga pong nakikipaglaban upang ito pong panukala na ito, strengthening and expanding the mandate, capabilities and organizational structure of the movie and television review and classification, malinaw po yun, board, hindi po censorship, amending for the purpose Presidential Decree Number 1986. Muli po, ako po ay bumabati lang sa atin pong napakasipag na chairwoman at sa ibinigay pong tulong ni Senator Alan at ni Senator Joel Villanueva. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Before I act on the motion, I would just like to congratulate the men and women of the MTRCB because napapanood ko yung ano ninyo. Ma'am Lala, napapanood ko yung commercial ninyo eh. Yung mga Kiko Explorer, Kiko the Explorer, di ba? Ano ba papanoodin ng mga pamilya? It's very catchy, my kids like that to watch that. Before they watch the film, yan ang pinapalabas nila. And it explains the ratings, di ba? Yung R rating, general patronage. Maganda siya, very clear and concise. So congratulations. Because I'm old school. I'm still an old school movie buff. Once a week, dinadala ko yung anak ko to the cinema to watch movies. So I it's iba. Iba yung napapanood mo na sa TV, iba talaga yung experience na napapanood mo sa pelikula, sa malaking movie house. So let's continue supporting that. Let's continue promoting that. Thank you, Mr. President. I commiserate with the good majority leader in his concerns, and we would like to place on record some of the programs of the MTRCB related to this. Ang programang matalinong panonood sa pamilyang Pilipino is one of the MTRCB's flagship project or activity, which started during the leadership of our dear colleague and former MTRCB chair,
Senator Grace Poe. That is an information dissemination advocacy campaign that aims to empower the Filipino family and each and every one of its members on how to properly utilize the rating classification system. And I was informed by the chairperson, Ms. Lala, that before the enactment of MTRCB, before it came into light, there was a board of censors that usually cuts the film. Ngayon, itong MTRCB, hindi po nagpuputol ng pelikula. Kung hindi, they only classify and rate these movies that are submitted to the MTRCB. That's all, Mr. President. One last insight lang, Mr. President. Yes, and Mr. President. When we finish the budget, diba, they might want to consider putting a little bit of money, or we might want to consider for that study. I don't know if it's a secret, or I think among the people naman sa entertainment alam nito that one of the secrets of ABS-CBN in their teledramas, novelas, is that they had an ongoing deep research of communities na alam talaga nila yung, so for example, kung sabihin mo yung bote ng beer, iba ang yabang ng nasa DNE na ilang case yan, at iba yung nasa ANB na ganito, di ba, travel and everything. So ako, I wouldn't mind really MTRCB having a research arm, because it's really difficult. I mean, hindi man pwede kung sino chairman, values niya. Di ba? So hindi man pwedeng pagka very liberal yung chairman, bahala na kayo lahat ng gusto nyo. Pag very conservative, eto. So, but we do have to have a standard, and siguro the first standard is the Philippine Constitution, who makes mention of the Lord Almighty sa preamble pa lang, di ba? But another would be probably research, di ba? Na as you get the data from the communities, it might even help the filmmakers. Eh. Baka yung ibang filmmakers, ang tingin nila, ang gusto lang tao, violence at saka sex. Pero pag nakita nila, they're lonely for those... like ako pagka-Christmas, gustong-gusto ko yung mga movies ng mga small town na White Christmas sa US na may romantic twist and everything, and then it's all about family and about pagkakagalit na nagkakabati-bati, di ba? But you don't really know eh, kasi trial and error din yung sa film. So I really wouldn't mind, Your Honor, Mr. Chairman, if, you know, they had a good amount, no? A few millions for a research project or a continuing research project to keep themselves updated para hindi rin tayo nanghuhula, para alam din nila na sa Mindanao, more ganito yung kanilang sentiment at importante sa Mindanao, let's say peace. Kasi tayo dito, we take peace for granted, eh, di ba? In Metro Manila, it's more of peace and order, yung mga criminal, ano, but like in Mindanao, with their history, Visayas naman, isla, no? So, you know, I mean, a 10, 15 million or a 1 million budget a month for continuing research, I think will go a long way in guiding the MTRCB. Thank you very much.